Dear Papa Ardy, tawagin mo na lang ako sa pangalang Elaine, 32 years old. Una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ma-share ko ang kwento ng aking buhay at pag-ibig. Galing po kami sa isang broken family. Pangatlo po ako sa aming limang magkakapatid. Mag-isa po kaming itinaguyod ng aming tatay. Sumama po kasi sa ibang lalaki ang nanay namin. Mabuti at maayos naman po ang pagpapalaki at pagtataguyod ng aming tatay sa amin. Hindi na po naghanap ng ibang babae ang tatay namin simula noong maghiwalay sila ni nanay. Sa amin po nakatuon ang lahat ng atensyon niya. Kung kaya mahal na mahal po namin ang tatay namin. Bagaman mahirap ay nagsikap po ako, Papa Ardy, na makatapos ng pag-aaral. Hindi po kasi nakapagtapos ng pag-aaral ang dalawa naming panganay. Nakapag-asawa po kasi sila ng maaga. Ipinangako ko po sa sarili ko na hindi po ako gagaya kay ate at kuya na maagang nagpakasal. Ako po ang mag-aahon sa pamilya namin sa hirap. Gusto ko pong iparanas kay tatay ang komportabling buhay kasi matanda na siya. At buong buhay niya ay puro pagod at hirap lang ang kanyang naranasan. Maitaguyod lang niya kami ng maayos. Nakapag-aral po ako sa isang universidad bilang working student. Kumuha po ako ng kursong commerce. Mahirap pong pagsabayin ang pag-aaral at trabaho, Papa Ardy. Pero kailangan ko pong tiisin. Sa aking pag-aaral ay nakilala ko po si Michael. Pareho po kami ng kurso. Mabait po si Michael, Papa Ardy. Kaya lang, galing siya sa isang may kayang pamilya. Aside from being mabait, he is also good-looking. Kaya hindi po maiwasang marami po ang magkakagusto sa kanya sa school. Friendly po si Michael sa akin. Kaya lang, ako po ang umiiwas sa kanya. Wala po kasi akong time sa mga ganyan, Papa Ardy. At isa pa, ayokong maging close si Michael. Natatakot kasi akong mahulog sa kanya. At ayoko rin umasa. Hindi kami bagay. Hindi kami pareho ng estado sa buhay. Mayaman siya, mahirap lang ako. Pero mapilit at makulit si Michael, Papa Ardy. Isang araw, during our lunch break, sa dami ng mga kumakain sa kantin ay naubusan po ako ng upuan. Lalabas na sana ako ng kantin nang biglang may tumawag sa akin. Elaine? Paglingon ko, nakita ko si Michael na nakangiti. Dito oh, I reserve a seat for you. Nagtago pala ng upuan si Michael sa akin. You know what? Nagtago na ako ng upuan sa'yo. Alam ko kasing pupunta ka ng kantin, kaya lang... Nung makita mong marami ng tao, eh aalis ka sana. Buti na lang nag-reserve ako ng upuan for you. Halika, sabay na tayong kumain. Ayoko namang mabastos si Michael, Papa Ardy. Kaya umupo ako at sumabay ng pagkain sa kanya. Doon ko unti-unting nakilala si Michael. Mabait pala si Michael, Papa Ardy. Masayang kasama at humble. Kahit na galing siya sa isang may kayang pamilya, hindi mo kakikitaan sa kanya ang angas. Kulang siya at hindi siya maarte. Doon po nagsimula ang friendship namin. Lagi na kaming magkasabay ng lunch. Nachismis na nga kami na boyfriend ko na si Michael pero pilit kong dinideny, Papa Ardy. Kasi hindi naman talaga totoo. Magkaibigan lang kami ni Michael, Papa Ardy. Isang araw, niyaya ako ni Michael na ihatid daw niya ako sa bahay. Hindi ako pumayag, Papa Ardy. Masyadong abala na ito kay Michael. Malayo ang bahay namin from school. Kinukulit talaga ako ni Michael pero hindi ako pumapayag. Pero hindi talaga nagpapigil si Michael, Papa Ardy. One Sunday afternoon, may kumatok sa bahay namin. Pagbukas ko ng pinto, nagulat ako. Si Michael ang nakita ko na may dalang bouquet of flowers. Hi! Sabi ni Michael, may I come in? Alangan ba namang pauuwiin ko si Michael, Papa Ardy? So ang ginawa ko, pinapasok ko siya at ipinakilala sa tatay at mga kapatid ko.
Hiyang-hiya ako kay Michael that time, Papa Ardy. Hindi kasi siya bagay sa lugar namin. Masyadong makinis at maputi ang balat niya. At halatang puro branded ang suot niya. Tapos kami, nasa squatter lang nakatira. Pero again, Michael was very humble. Hindi ko talaga siya nakita ang nag-iinarte sa bahay namin. Sabay siyang kumain ng pananghalian. And guess what? Nagkamay pa si Michael na kumakain, Papa Ardy. Pagkatapos namin kumain ay doon na kami sa sala. Elaine, magpapaalam sana ako sa iyo at sa pamilya mo. Pwede ba akong manligaw sa iyo, Elaine? Bihira lang ang ganitong klase ng lalaki, Papa Ardy. Pumunta talaga sa bahay, may dalang bulaklak at nagpaalam pa sa akin at sa pamilya ko na manligaw. He is very gentleman, Papa Ardy. Pumayag ako, Papa Ardy, na manligaw siya. Pero hindi ko naman siya sinagot agad-agad. It took him 2 months bago ko siya sinagot. Nung naging kami na ni Michael ay mas lalo akong na-inspired, Papa Ardy. Nadagdagan ang rason ko sa buhay para magsikap at magtagumpay. At ang nadagdag doon ay si Michael. Ayoko kasing ikahiya ako ni Michael sa kanyang mga magulang. Ayokong umasa na lang kang Michael pagdating ng panahon. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana, Papa Ardy. Isang araw, habang nagmumoling kami ni Michael, naging masama ang pakiramdam ko that time. Pagod ang buo kong katawan at nahihilo ako. Hanggang sa hindi ko na malayang hinimatay na pala ako, Papa Ardy. Pagising ko, akala ko patay na ako at nasa langit na ako. Puro kasi puti ang nakikita ko, Papa Ardy. Pero nasa hospital lang pala ako. Paglingon ko sa gilid, ay naroon si Michael, nakatulog na nagbabantay sa akin. Michael? Biglang nagising si Michael at sinabing, "Oh, ano, kumusta ka na?" "I'm okay," sagot ko naman. "Bakit kaya ako biglang nahilo?" tanong ko sa sarili ko. The doctor conducted a series of tests, Papa Ardy. Pagdaan ng ilang araw, dumating na ang result ng test sa akin. Nasa hospital pa ako that time, Papa Ardy. Nandun ang tatay at mga kapatid ko at nandun din si Michael. Nagtaka lang ako, Papa Ardy, kasi meron akong hindi maipaliwanag na nakita sa mga mata ng doktor. Parang halong lungkot at kaba ang nakikita ko sa kanya. Mabuti at andito ang buong pamilya mo, sabi ng doktor. Elaine, wag po sana kayong mabibigla. Based on the series of tests that we conducted, we found something. Doon ako kinabahan, Papa Ardy. Ano ba itong something na sinasabi ng doktor? We found out na merong kayong tumor sa puso, Elaine. Pagkarinig ko sa sinabi ng doktor, ay nanlumo ang buo kong katawan, Papa Ardy. Para akong binuhusan ng isang balde ng tubig na punong-puno ng yelo. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko, Papa Ardy. Kailangan niyo pong mag-undergo ng operation bago ito lumaki, kumalat at maging cancerous, ang sabi ng doktor. Hindi pa ako nakapagsalita, Papa Ardy. After everything na ginawa kong pagsisikap sa buhay, ito lang pala magiging resulta. Mamamatay lang din naman pala ako. Magkano naman po ang kailangan sa operasyon, Doc? Tanong ng tatay namin. More or less, kailangan nyo po ng mga 500,000 for the operation, sir, sabi ng doktor. Hindi ako magpapa-opera. Saan naman tayo kukuha ng 500,000, tatay? Hindi na nga tayo makabayad halos ng kuryente at tubig. 500,000 pa? Bayaan nyo na lang akong mamatay, tatay. Bayaan nyo na lang akong mamatay. I was hysterical that time, Papa Ardy. Bigla na lang akong niyakap ni Michael. Niyakap niya ako ng mahigpit, sabay bulong sa akin, na everything's gonna be fine. Sabi ng doktor, kailangan daw akong maoperahan sa lalong madaling panahon. Kasi mas mataas daw ang survival rate kung maagang magawa ang operasyon. Hindi po nawala ng pag-asa ang tatay namin, Papa Ardy.
Gumawa po siya ng mga paraan, nagbenta ng mga gamit, nangutang sa mga kamag-anak, humingi ng tulong sa mga ahensya ng gobyerno, at lingid sa aking kaalaman, tumulong din pala si Michael. Nagbigay po siya ng 200,000 para sa operasyon ko, at yun po ay galing sa kanyang savings. Naoperahan po ako, Papa RD, pero nagkaroon po ito ng malaking psychological effect sa akin. I was advised kasi ng doktor na kailangan ko raw magpahinga ng mahabang panahon. Sabi ng doktor, I need to rest for 2 years. 2 years? Paano na lang ang pag-aaral ko? 1 taon na lang, Papa RD, gagraduate na ako. Pero hindi daw talaga pwede, Papa RD. Hindi daw ako pwedeng ma-stress. Yun nga at hindi nga ako nakapag-aral for 2 years. Pero hindi daw talaga pwede, Papa RD. Kaya dahil doon, na-depress po ako sa aking kalagayan. Napakasakit po sa part ko noon, Papa RD. Kasi nakikita ko po sa social media ang graduation ng mga kabatch ko. Nakita ko po kung gaano sila kasaya na nakapagtapos ng pag-aaral. Dumaan ang 1 taon, Papa RD, at patuloy ko pong nasusundan ang mga pangyayari sa buhay ng mga kabatch at mga kaibigan ko. Meron na po silang kanya-kanyang career. Samantalang ako, nasa bahay lang nakamukmuk at wala pang naabot sa buhay. Patuloy po ang sobrang kalungkutan ko, Papa RD. Ayoko nang lumabas ng kwarto. Ayoko nang kumain. Ayoko na sa buhay. Gusto ko nang mamatay. Pinipilit po ako ni tatay na kumain, Papa RD. Kinakatok niya po ang pintuan ng kwarto ko, pero hindi ko po siya pinagbubuksan. Anak, sabi ng tatay, kumain ka naman, anak. Bakit mo pinahihirapan ang sarili mo? Marami ang nagmamahal sa iyo, anak. Andito ako, ang tatay, at mga kapatid mo. Andito din si Michael, anak. Araw-araw, andito siya. Pero hindi mo naman siya pinapansin at kinakausap. Kawawa naman ng tao, anak. Mahal na mahal ka niya. Nung marinig ko ang pagmamakaawa ni tatay, ay biglang natunaw ang puso ko, Papa RD. Binuksan ko ang pinto at niyakap ko si tatay. Simula noon ay unti-unti na akong bumabangon, Papa RD. Pilit kong inuunawa ang lahat ng mga nangyari sa buhay ko. At sa lahat ng mga pinagdadaanan ko, laging nandoon si Michael. Isang araw, habang kumakain kami ng hapunan sa bahay, kasama si Michael at ang pamilya ko, ay bigla na lamang nagsalita si Michael. Tatay Raul, meron po sana akong gustong sabihin po kay Elaine. Gusto ko lang pong malaman niyo na mahabang panahon ko po itong pinag-iisipan po. At ngayon, buong-buo na po ang desisyon ko. Sa maraming pagsubok na pinagdaanan po ninyo sa buhay at sa buhay ni Elaine, kasama po ninyo ako. Saksi po ako sa lahat ng mga pinagdaanan ni Elaine at yun po ang lalong nagpatibay sa pagmamahal ko sa kanya. Elaine, will you marry me? Hindi ko po inaasahan ang pangyayaring yon, Papa RD. Si Michael, gusto niyang pakasalan ako. Ang una ko pong naging sagot sa kanya ay, bakit Michael? Bakit mo ako pakakasalan? Hindi kasi ako makapaniwalang merong totoong nagmamahal sa akin, Papa RD. Sa kalagayan ko bang ito, may lalaki pa bang mag-aaksaya ng panahon sa akin? At si Michael pa, na galing sa mayamang pamilya. Pwede naman kasi siyang makahanap ng iba na babagay sa kanya, Papa RD. Itinatanong mo pa ba kung bakit, Elaine? Kasi mahal kita, mahal na mahal. Habang dumadaan ang panahon ay mas lalong tumitibay ang pagmamahal ko sa iyo.
At ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin ay mas lalo kong napatunayan kung gaano kita kamahal. Mahal na mahal kita, Elaine. And I wanna take good care of you for the rest of our lives. Grabe talaga ang mga sandaling yon, Papa Ardy. Sumagot ako ng oo kay Michael dahil mahal na mahal ko rin siya. Pagkatapos ng proposal na yon, ay sinabi ni Michael na isasama daw niya ako sa bahay nila para ipakilala sa kanyang mga magulang. At nung nandun na kami sa bahay nila, ay ipinakilala na ako ni Michael sa parents niya. Ma'am, Dad, ito po si Elaine, ang matagal ko na pong sinasabi sa inyo na girlfriend ko po. Tumango lang ang parents ni Michael, Papa Ardy. Hindi man lang sila umiti sa akin. Ah, ikaw pala si Elaine, sabi ng mama ni Michael. Sige, maupo ka at mag-usap tayo. Sa mga pagkakataong yun ay medyo kinabahan ako, Papa Ardy. Tahimik lang ang daddy ni Michael. Ang nagsasalita ay ang mami niya. Hindi naman sa nanghihimasok ako sa buhay ng anak ko, iha. Pero bilang mga magulang, we also care for the future of our one and only son. Nalaman namin, may heart tumor ka raw? Tanong ng mama niya. Opo, ma'am, meron po. Pero matagal na po akong magaling kasi naoperahan na po ako more than a year ago po. Magalang ko namang sagot. Okay. Paano mo naman masisigurong hindi babalik yan? Marami kasing cases, iha, na nagbabalik ang tumor nila makalipas ng ilang taon. Tatapatin ka na namin, Elaine, ha? Ayaw ka naming maging asawa ng anak ko. Hindi kasi sanay sa hirap si Michael. Paano kung biglang bumalik ang tumor mo? Habang buhay na lang bang mag-aalaga si Michael sa'yo? At isa pa, gusto namin ng apo, Elaine. At yun ang hindi mo na kayang ibigay sa amin dahil pinagbabawalan ka na ng doktor na manganak dahil hindi kaya ng puso mo. Kaya sana naman, pag-isipan mo ng mabuti. Kung talagang mahal mo si Michael, huwag kang pumayag na magpakasal sa kanya dahil pinahihirapan mo lang ang anak namin. Pagkatapos ng sinabi ng mama ni Michael ay bigla nang naging malinaw sa akin ang lahat. Ayaw ng mga magulang niya na maging asawa ako ni Michael. Tumayo po ako sa kinauupuan ko at nagpaalam ng maayos sa mga magulang ni Michael, Papa Ardy. Sa pagtalikod ko ay narinig ko ang sigaw ni Michael. Pero hindi ako lumingon, Papa Ardy. Lumalakad lang ako papunta sa gate na tumutulo ang luha. Timing naman na sa paglabas ko sa gate ay may dumaan na taxi. Narinig ko ang sigaw ni Michael at naririnig ko ring may tumatakbo papalapit sa akin at lumalakas na rin ang sigaw ng pangalan ko. Si Michael yon, Papa Ardy. Hinahabol niya ako pero hindi na niya ako nahabol dahil nakapasok na ako sa loob ng taxi. Pagtakbo ng taxi ay saka na lamang ako lumingon sa likod. At doon ko nakitang hinahabol pa rin ako ni Michael. Mahal ko si Michael, Papa Ardy. Mahal na mahal. Pero tama ang sinabi ng mama niya. Kung totoong mahal ko si Michael, hindi ko siya pahihirapan. Hindi sanay sa hirap si Michael, Papa Ardy. At alam kong sa kalagayan kong ito ay mahihirapan lang siya. Merong isang bagay na hindi ko na talaga kayang maibigay sa kanya. Hindi ko na siya kayang bigyan ng anak. Malayo na ang natakbo ng taxi, Papa Ardy, pero andun pa rin si Michael. Hinahabol ako. Hanggang sa sinabi ko na sa driver, nabilisan pa niya ang kanyang takbo. Hindi na ako nagpakita kay Michael, Papa Ardy. Hindi ako galit sa mga magulang niya. Nauunawaan ko sila. Bilang isang magulang, nais din nilang nasa mabuting buhay ang anak nila. Kaya kahit gaano kasakit ang sinabi ng mama ni Michael sa akin ay nauunawaan ko, Papa Ardy. Araw-araw, gabi-gabi ay nandoon si Michael sa bahay. Pero hindi ko siya hinaharap, hindi ko siya kinakausap.
Gusto kong magalit siya sa akin para wag na niya akong mahalin. Hanggang sa dumating ang araw na wala nang Michael na nagparamdam. Dumaan ang mga araw at gabi. Wala nang Michael na dumadalaw at nangungulit sa tatay ko. At last, sumuko na rin si Michael. Yun naman talaga ang dapat niyang gawin, Papa Ardy. May babae pang karapat-dapat at bagay sa kanya. At hindi ako yun. Pero, isang araw, nagulat na lang ako, Papa Ardy. Nasa sala namin si Michael. Papasok sana ako pabalik sa kwarto ko, pero ang bilis ni Michael para mahawakan ang braso ko. Elaine, bakit mo ako iniiwasan? Hindi mo na ba ako mahal? Walang araw at gabi na hindi ako lumuluha, Elaine. Dahil sa ginagawa mo sa akin. Oo, hindi ko gusto ng mga magulang ko. Pero bakit? Sila ba ang pakakasalan mo? Sabi nila, mahihirapan daw ako sa iyo. Gusto ko lang sabihin sa iyo, Elaine. Masaya akong mahirapan. Makasama ka lang dahil ikaw ang ligaya ko, Elaine. Dahil mahal na mahal kita. Hindi mo raw kayang bigyan ng anak? Bakit? Kailangan ba talagang dumaan sa tiyan mo ang bata para magiging anak natin? Pwede naman tayong mag-adopt, Elaine, para makabuo ng pamilya. Ang mahalaga sa akin ay ikaw, Elaine. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Actually, kaya ako hindi nakapunta dito ng ilang mga araw dahil mayroon lang akong inaasikaso. Sinabi kasi ng mga magulang ko sa akin na kung ipipilit ko daw ang sarili ko sa iyo, ay tatanggalan nila ako ng mana. Hindi ako natakot sa banta nila, Elaine. Kunin na nila ang lahat. Huwag lang ikaw. Paglalaban kita, Elaine, dahil mahal na mahal kita. Sana ipaglaban mo rin ako. Pagkatapos na masabi yun sa akin ni Michael ay nayakap ko siya ng mahigpit na mahigpit. Ngayon, buong-buo na ang loob namin. Ipaglalaban namin ang pagmamahalan namin, Papa Ardy. At hindi na kami papayag na mahadlangan pa ito. Sa ngayon ay kasal na kami ni Michael. Tinanggalan talaga ng mana si Michael, Papa Ardy. At sa kasal namin ay wala doon ang mga magulang niya, ni isa man sa kanyang mga kamag-anak. Ang mga classmates na lang namin sa college ang tumayong mga magulang at kamag-anak ni Michael sa kasal namin. Masaya na kami ngayon sa piling ng isa't isa, Papa Ardy. Meron na kaming isang anak, adopted. Hindi pa niya alam pero ipapaalam din namin pagdating ng tamang panahon. Mahirap ang buhay pero masaya kami, Papa Ardy. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako bilang bookkeeper sa isang kumpanya at si Michael naman ay nagtatrabaho sa isang food delivery company. Dito ko napatunayan, Papa Ardy, na hindi pera o mga material na bagay ang makapagbibigay ng tunay na kaligayahan sa tao. Ang totoong makapagbibigay ng kaligayahan sa tao ay yung kasama mo ang Diyos at kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Maraming maraming salamat, Papa Ardy, sa pagkakataong ibinigay mo na mabasa ang aking sulat. Ako po si Elaine at ito po ang kwento ng aking buhay at pag-ibig.